Hello, Monkeys of Tea. Today is Monday, June 28, 2021, and here are the news you need to know. Dinumog ang isang vaccination site sa Dumaguete City nang malaman na ang ituturok na bakuna, Pfizer. Sa dami ng tao na gusto magpabakuna ng Pfizer vaccine sa Negros Oriental Provincial Hospital, hindi na nasunod ang physical distancing. Pumila rin kasi maging ang mga hindi kasama sa listahan ng babakunahan. Ayon sa LGU, sisikapin nilang magkaroon ng storage facility para may mapaglagyan ng iba pang bakuna. Pinalalahanan din ng lahat na sumunod sa safety and health protocols sa pagpunta sa vaccination site. Samantala, dumating na sa Pilipinas ang mga karagdagang doses ng bakuna mula sa Sinovac at Moderna ngayong araw. 249,000 na doses ng Moderna vaccine ang dumating kaninang madaling araw sa bansa. Sa bilang na yan, 150,000 ang binili ng gobyerno at 99,000 naman ang binili ng pribadong sektor. 1,000,000 doses naman ng CoronaVac ng Sinovac ang na-deliver din sa bansa ngayong araw. Ilalaan ang mga bakuna sa mga rehiyon na may matataas na kaso ng COVID. Kabilang ang Pilipinas sa 22 bansa sa mundo na nasa gray list pagdating sa money laundering at terrorist financing activities. Sabi ng Financial Action Task Force, hihigpitan ang monitoring sa 22 bansa dahil sa banta ng mga nasabing illegal na kalakaran. Blacklisted o nasa listahan naman ng mga bansang talamak ang money laundering at terrorist financing ang Iran at North Korea. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Ang pinakamatandang tanghalan sa bansa, ang Metropolitan Theater o MET sa Maynila, buhay na ulit. Sa halagang 270 million pesos, pinayagan ng gobyerno na mabili ng NCCA ang isinarang Metropolitan Theater sa Maynila. Ilan taon din itong inayos para mapanatili ang orihinal nitong disenyo. Silipin natin ang MET makalipas ang 25 taon sa report ni JM Encinas. Dalawat kalahating dekada matapos itong isinara. Muli nang magbubukas ang pinakakilala at pinakamatandang tanghalan sa bansa, ang Metropolitan Theater o MET sa Maynila. Hello mga ka-SFT, ito ang newly restored Metropolitan Theater dito sa Maynila. Mapalad tayo dahil isa tayo sa unang makakasilip nito bago ito buksan sa publiko. Ano bang inaabangan dito? Tara, samahan ninyo ako. Itong unang pagkakataong makakapasok ako sa MET. Bata, at tila wala pa akong muang nung isinara ito. Kung ano nga raw ang itsura nito noon, halos wala daw malaking pinagkaiba sa itsura nito ngayon. Dahil sinigurado ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na mananatili pa rin ang orihinal na disenyo nito. Malaki ang responsibilidad ng NCCA sa panatilihing maayos ang rehabilitation ng Metropolitan Theater, hindi lamang para sa accuracy ng pagre-retain ng original concept at design ni Juan Arellano, ngunit pati na rin ang pag-a-update ng mga facility ng gusali para sa makabagong panahon. Ang MET ay dinisenyo ni Architect Juan Arellano noong 1931. Ang tanghalang ito ang naging sentro ng sining at kultura bago pa sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Art Deco ang estilo nito. Ito yung pinaghalo-halong disenyo ng art and architectural designs na makulay at may stylish decorative details. Nauso ang ganitong disenyo noong 1920. Ni-retain dito ay yung Art Deco style na may Pinoy flavor ayon sa original na concept ni Juan Arellano. Ibig sabihin nito, ni-retain namin ang Euro-classical features at design ng gusali including the lobby and of course yung ating main theater. Ang teatrong ito may malaking ambag sa ating sining at kultura. Dito lang naman ipinalabas ang mga sikat na pagtatanghal noon gaya ng vaudeville, sarsuela at ballet. Ang ilan sa ipinalabas dito naging box office hit gaya ng mga dulang Hindi Kita Malimot, Maalaala Mo Kaya at Dahil Sa'yo na nilikha ni Conchita Sunico. Dito rin itinanghal ni National Artist for Music na si Ryan Cayabyab ang kanyang first musical na Kapinangan. Ang MET din ang napiling lugar para sa first local screening ng sikat na cartoon character na si Mickey Mouse. Hindi lang bigating mga aktor at aktres ang dumarayo sa MET, maging mga pangulo ng bansa gaya ni President Manuel Quezon. Ang kasikatan at ang makulay na mundo ng pagtatanghal sa teatrong ito ay biglang lumamlam noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi nakaligtas sa mga bala at bomba ang teatro, lalo nang maganap ang Battle of Manila noong 1945. Taong 1978, nang unang sumailalim ang MET sa isang complete restoration dahil sa pagkasira. Noong 1996 naman,
tuluyan ang ipinasara ang Met matapos ang Battle of Ownership sa pagitan ng Government Service Insurance System o GSIS at Manila Local Government. Pero May 2015, pinayagan ng gobyerno ang NCCA na bilhin ang Metropolitan Theater sa halagang 270 milyon pesos matapos ang ilang taon na simulan ang rehabilitation at restoration ng Met. Ang Met ay kinilala bilang National Historical Landmark taong 1973 at National Cultural Treasure naman taong 2010. You should have seen this before this time. You know, it was a boxing arena. Maraming mga city dwellers, kung hindi sa mga volunteers na naglinis, ano, at saka yung mga ating mga dalubhasang arkitekto na ibalik uli ang ikang dating anyo ng Metropolitan Theater. Ito ang loob ng Met ngayon. Hindi binago ang ilang simbolo ng ating pagka-Pilipino, tulad na lang ng bamboo banisters railings, carved banana at mango relief na makikita sa siling ng tanghalan at ilang batik mosaic patterns. Kung may bagong features man ang tanghalan, ito ay ang state-of-the-art LED lighting, cinema at sound systems. Meron na ring elevator papunta sa balcony area. Meron ding garden courtyard na pwedeng pagganapan ng ilang social gatherings. From 1,500 seating capacity noon, ngayon mayroon itong 990 seats. Lumiit man ang bilang, pero mas pinaluwag ang daanan at espasyo ng mga upuan para sa comfortable viewing experience ng mga manonood. This is the first cultural center of the Philippines. Bago pa nagkaroon ng sentrong pangkultura sa Rojas Boulevard. Sa makabagong panahon, kung saan nasa digital space na ang pagtatanghal at ang mga uri ng entertainment, may puwang pangaba sa lipunan ang mga tanghalan gaya ng Met para sa mga alagad ng sining. Tulad ni Ryan, isang musical theater student major, sa edad na 22 years old, maaga itong namulat sa kasaysayan ng sining at kultura sa bansa. Kaya para sa kanya, hindi dapat ibaon sa limot ang mga teatro tulad ng Met. I must say na I'm very excited nung una kong nakapasok dito kasi nakapag-perform na rin ako sa mga ibang tanghalan dito sa Pilipinas, kagaya na CCP. Pero hindi naman lingid sa aking kaalaman na itong Metropolitan Theater ay bahagi nga ng ating kasaysayan at kultura. And syempre, bilang isang Pilipino na nag-aral ng teatro, pangarap ko din na nung sana nga kung mare-restore itong Metropolitan Theater ay makapag-perform din ako dito. Ang premyadong aktres sa pelikula at entablado na si Isay Alvarezeña, maraming naging magandang alaala noong siya pa ay nagtatanghal sa Met. I would go to rehearsals after my class. Memorable yun kasi I was proud of myself as a working student na I was able to support myself through college without asking money na for my parents. Because I was a member of the Met Chorus. Parang nabuhay pala ako noon nang ganun. Para kay Isay, malaki ang naging papel ng Met kung nasaan siya ngayon. Dahil ang kanyang mga karanasan sa pagpe-perform dito ay nagkaroon ng malaking bahagi sa kanyang karir bilang artista. Kaya naman laking gulat nito nang malamang muling bubuhayin ang tanghalan kung saan siya nagsimula. I get goosebumps. Talaga kinikilabutan ako. Kasi for many years, parang may pag-asa pa ba na maibalik? Kasi diba dito sa atin, malungkot na katotohanan na yung mga ganyang klaseng mga establishments na dapat nare-restore, hindi napapabayaan. Kala ko magiging gano'n na rin siya kasi kung ilang administration na yung dumipas, tapos pinapangako every time na sasabihin na, ipapaayos daw ni ganitong presidente, talaga natututuwa kami nun. Definitely, they will feel very nostalgic and very much at home when they come here. And I'm sure, seeing the newly restored Metropolitan Theater, they will feel hindi lang paghanga, kundi magkakaroon sila ng isang magandang damdamin na ika nga once upon a time, they were here. They were a struggling artist. And they were part of the beginning of Metropolitan Theater. From Manila Metropolitan Theater, ngayon, ito na ay kikilalanin bilang NCCA Metropolitan Theater. Balak ng NCCA na itanghal ang dulang Battle of Mactan sa darating na Agosto. At sa December 10 naman, gagawin ang inauguration nito. Hinihintay na lang din ang basbas ng national government para sa pagbubukas ng teatro sa publiko. Ito po'y Metropolitan Theater. Kanya lang po ito ika nga merong NCCA. Sa dahilan, ang NCCA po ang malaking bahaging gumawa ng paraan upang ito'y ma-restore.
ika nga, o bigyang buhay. Ano, ang NCCA po ang bumili ng ika nga ng itong gusaling ito upang buhayin muli ang Metropolitan Theater. Pero hindi po natin binabago ang pangalan ng Metropolitan Theater. Ito po'y mananatiling Metropolitan Theater in Manila, in the Philippines. Sa kabila ng pagsisikap na buhayin ang tanghalan, may agam-agam sa magiging kapalaran ng Met ngayong nagahari ang digital media. Pero ang mahalaga raw sa ngayon, may pangarap para sa tanghalan. May pangarap para sa kulturang Pinoy. Sana magkaroon, we can envision it as a people's theater na yung mga ordinaryong tao makakapanood at ang mga ipapalabas yung something na mai-enjoy ng lahat. Hindi lang ng mas nakatataas sa buhay, but kumbaga lahat makaka-relate dito. Ang Metropolitan Theater po, pag-aari ng lahat. It belongs to the people. It is here because we want to be able to produce shows, ika nga, na ika nga ikararangal ng mga Pilipino. Walang dudang ang Metropolitan Theater ang sumisimbolo sa pagmamahal natin sa sining at kultura. Ito rin naging piping saksi sa masasaya at malulungkot na yugto ng ating kasaysayan. Ngayong may bagong mukha na ang tanghalan, may bagong pag-asa na rin para sa mga alagad ng sining. I am JM Encinas, I stand for truth. Iminumungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte na armasan ang mga civilian volunteer na tutulong sa Philippine National Police sa pagresolba ng krimen sa bansa. Sinabi niya ng Pangulo sa launch ng Global Coalition of Lingkod Bayan, Advocacy Support Group, and Force Multipliers. If you have this coalition, you have a list of people who are there and who can arm themselves. I will order the police. If you are qualified, get a gun and help us enforce the laws. For the record, mga ka-Stand for Truth, pwede bang armasan ang mga civilian volunteer? Paglilinaw ni PNP Chief General Guillermo Eliazar, kailangan pa rin kumuha ng license to possess o carry a gun ang sinumang civilian bago sila makapagdala ng baril. Bibigay lang po ng informasyon. Una-una, hindi po ito law enforcers. Gusto nating linawin, siguro po na may misinterpret lang dahil nabanggit na pwede silang magkaroon ng baril. Nakasad sa batas na hindi pwede magmay-ari ng baril nang walang lisensya at hindi rin maaaring magbitbit ng lisensyadong baril na walang permit to carry outside of residences. May parusang 8 hanggang 10 taong pagkakakulong ang sinumang magmay-ari ng baril na walang lisensya at 6 na taong pagkakakulong naman sa mga walang permit to carry outside of residences. Nauna ng kinontra ng Commission on Human Rights ang pahayag ng Pangulo na armasan ang mga civilian volunteer. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Stand for Truth, dapat bang armasan ang mga civilian volunteer na magiging katuwang ng PNP sa pagresolba ng krimen? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga ka-Stand for Truth. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stand for Truth GMA Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for Truth.